Pero yung biggest fear ko kasi talaga is yung failure. So, lahat naman po siguro tayo takot sa failure. And same ako nun. Ang dami ko naging newbie mistakes po. Pero alam ko na nagde-develop ako everyday. From my fear po na mag-business, na-transform po siya na ano, na-realize ko kasi na mas nakakatakot yung hindi mag-try. Diba? At alam ko na by trying and by failing every time, nag-i-improve ako, nag-grow ako as a person. So, dahil dito sa business na to, naging independent na po ako. Pag ginawa mo yung business na to, huwag mo lang siyang hatawin. Huwag mo lang dinan. Napaka-importante na habang inahataw mo to, inaaral mo. Pag araw-araw yung ginawa tong business na to, magugulat ka one day, tatayo ka rito, nagulat ka, ang dami mo nang sinasabi. Why? Kasi nag-overflow na yung knowledge mo, kaaatin mo ng training. Kaya very important dito, tonight, after you ask your question, ba't mo gagawin to, you need to decide, bakit nga ba, Sir Manny? Bakit ko gagawin? Diba? At saka good morning po syempre sa mga audience po natin sa Zoom. Yon, so kamusta po ang lahat? Yan, diba? So ito po yung masasabi natin, thanks God nandito tayo sa campaign ito kasi hindi lang tayo maganda ang buhay, diba? Magaganda at saka nagwagwapuhan pa po ang lahat. Yan, so grabe! Diba? So by the way, bago po ako magsimula, yan. So, okay lang po bang malaman dito kung sino po yung mga first time? Yan, so yan, marami-rami. Diba? Grabe, napakaswerte nyo po kasi makakakita kayo mamaya ng diwata. Diba? So, sino po dito? Okay lang po bang malaman kung sino po dito yung mga empleyado? Wala na, si ma'am. Negosyante po. Negosyante. Yan, marami-rami. Diba? Halos lahat negosyante. Mga estudyante po. Sino dito estudyante? Yan. So, marami pong estudyante. Yan. So, sino po dito kahit ano pong itanong ko, hindi po magtataas ng kamay? Mataas po ng kamay. Yan. So, by the way, bago po tayo, bago ko po ipakilala sa inyo yung speaker, yan, magpapakilala lang po ako. Yan, para kilala nyo rin po ako, diba? Yan, sino po dito yung nakita na po ako? So, meron di po dito. Hindi niyo po ako nakikita sa TV. Yan. So, di ba? So, by the way, I'm Michelle Gomez. Dati pong, hello po. Yan, dati po akong empleyado. Nag-decide pong magnegosyo. Yan, sa kadahilanan pong ayokong magising ng alas 5 ng umaga. Yan. Ma'am, being empleyado, gusto niyo nagigising ng 5 a.m.? 'Di ba ayaw? So 'di ba? So ang pinakamasakit pa pong part, gigising ka na maaga, maliligo ka rin ng maaga. 'Di ba po kasi 'di ba ma'am malamig ang tubig? 'Di ba? Kaya po nag-decide akong mag-empleyado. Ay mag-empleyado, mag-negosyante. So nagtayo po ako. So imagine po ha.
Nung time po na yun na empleyado ako, magta-transition po ako para maging negosyante, lahat po ng klase ng pagkakakitaan, sina-sideline ko po. Familiar po sa Avon? Natasha? MSE? Di ba po? So imagine po ha, kasi tayong mga Pilipino, basta pagkakakitaan, pagkakaperahan, why not coconut? Tama, sir, no? Basta pagkakaperahan? Di ba? Basta legal, moral, ethical, basta pagkakaperahan. Tama, sir? Kasi mga mukha po tayong? Yeah! Nalata na, di ba? So imagine, di ba? Hindi po tayo ito ha, hindi po tayo mukhang pera. Mukha po tayong negosyante, di ba? So imagine po, huwag tayong papahalata. So lahat po yun hanggang naging mini-mart owner po ako. Imagine po, ang sarap pakinggan, no, pag mini-mart owner ka. Tama? So, dati po, nung empleyado po ako, ang oras ko po, 9 hours sa work. Nung naging mini-mart owner na po ako, halos 24 hours, wala na po kong panahon. So, imagine ha. So, yun. Imagine, 24 hours po yung ano ko, mini-mart, yung kukuha ka ng magbabantay, na ikaw ang binabantayan at nagbabantayan kayong dalawa. So yun, at ang pinakamasakit pa po pala, no, pag ikaw ay traditional business owner, ang saya-saya mo sa January 1 kasi New Year, malaki yung benta mo. Pag pumatak yung January 2 at Monday, problemado ka na kasi magre-renew ka na ng business permit. Di ba po? Si ma'am natatawa, oh. Di ba? Kasi itry nyo po ha, i-renew yung business permit ng second week, hindi ka makakaalis agad. Di ba, ma'am negosyante? Natatawa si ma'am kasi pareho. Di ba? Tapos, alam mo yung magde-declare ka, example ako, nag-declare ako ng 1 million. Yun yung total sales ko sa loob ng isang taon. Kasi di ba, pag mas malaki yung dineclare mo, mas malaki tax. Tapos ang pinakamasakit ba na part, nag-declare ka na nga, magde-declare din sila. Di ba, ma'am? Di ba, nag-declare din. Tapos sabihin ko, hindi naman po kumita ng ganyang kalaki, ginawa pong 1.5 million. Hindi lang po kumita ng ganyan, eh ba't nagre-renew ka? Kung hindi ka kumikita. Di ba yun ang sagot? Alam niyo po sagot ko, landmark po kasi yung mini-mart ko, hindi pwedeng mawala. Pero marason, sige ha, humanda ka, pupuntahan ka namin sa mini-mart mo. Kasi titignan namin talaga kung hindi ka kumikita. Sabi ko, sige po, pumunta kayo. Sa isip-isip ko, ano man lang magsara ako pag nandiyan kayo. So ganun siya, hanggang sa na-meet ko po itong company natin. Way back 2016 through Facebook. So imagine po ha, power of Facebook. Noong time po na yon, inis na inis ako sa empleyado ko kasi aminin po natin hindi, kukuha ka ng empleyado, ikaw ang makikisama sa kanya, hindi siya ang makikisama sa'yo. Tama, ma'am? So noong time po na yon, sa kabadripan ko po, pumunta, pumarap po ako sa computer kasi di ba hindi pa mauso dati yung Facebook sa cellphone, 2016. Nasa ano pa siya, sa desktop pa siya halos. Bibihira pa yung naka-download yung mga upgrade na yung masyado yung mga cellphone nila. Yan. Noong time po na yung mag-open po ako ng Facebook account kasi maglalaro lang po ako ng Farmville. Sino po nakapaglaro ng Farmville? Di ba? Imagine, naglaro ka ng Farmville tapos nag-recruit ka ng neighbor. Binigyan ka po ba ng 1,000? Hindi, di ba, ha? So imagine na kasi bakit pag naglaro ka daw kasi ng farm, naglaro ka ng Farmville at marami kang na-recruit na neighbor, lalaki yung farm mo, di ba? So ganun lang po ako nung time na 'yon, yung Facebook sa akin maglalaro lang po ako ng Farmville. Hindi po ako nakikipag-communicate or something ganyan. Laro lang talaga siya sa akin. So pag-post, mag-open ko po ng ano ko ng Facebook ko, may nakita po ako kasi ako doon. Do you want to have your own travel and tours business right in the comfort of your home? Siyempre, sino pong hindi ma-attract? Diba? Ako po hindi ako na-attract. Attract na attract. Diba? So, ang kinagandahan naman po yung sa akin, table talk lang, kinausap ako, ito po, presentation. At ang pinaka-privilege po sa inyo, yung mismong may-ari po yung magsasalita. So, in short, tanggal ka ba? Tanggal duda. Confident ka na hindi masasayang yung oras mo. Well, sa akin po before, yung nag-explain po sa akin, mukha pong addict. Kung kabado lang, grabing ka ba? Pero ang pinanghawakan ko lang, since ako ay taga Davao City,
patay to kay Digong pag illegal. Tama? So sino po dito mga Bisaya? Patas mo kamay. Yon si Ma'am Bisaya pod man di ay, so daghan me. So mostly mga 10% of the population, 'di ba? So ibig sabihin magbinisaya na lang ko, adjust pod mo. Ayun ang wala mag-a-adjust. 'Di ba? Kasi nag-a-adjust kami. Okay lang mag-adjust, sir. Bisaya kami. Yan. So yan, before ko pa ipakilala yung ano natin, speaker, okay lang po ba na maglatagpo ako ng mga house rules? 'Di ba? So, bago pala yung house rules, yan. Kung, pasensya na po, medyo lutang. Yan, kasi galing po trangkaso. So, imagine po ha, nung tinry ko po yung negosyo na to, ito na po ako, 6 years, mayroon pong 2 sasakyan, okay lang. Di ba po? 2 sasakyan po for 6 years. Actually, yung isang sasakyan ko po, 4 and 28 days. 7 yung isa, kasi na-hit ko po yung car incentive. 1 year and 2 po doing this business, okay lang po bang napasama sa Millionaire's Club? So in short, dito po talaga may pera. Di ba? So for 6 years po, 2 sasakyan nasama sa Millionaire's Club. Kumikita na po rito kahit hindi magtrabaho. Then nakapundar po ng isang kondo at saka isang bahay. For 6 years. So hinihingi ko po sa inyo, pakinggan nyo po yung business. Pakinggan nyo pong mabuti sa mga nasa Zoom po. Huwag po kayong aalis hanggang hindi po natatapos yung presentation. Diba? Kasi nagpipray po tayo gabi-gabi. Ito na po yung hinihingi natin kay Lord. Diba? Yung blessings in disguise. Tama? So imagine po ha, ngayong gabi nyo masisilayan kung bakit po ako talagang nagtiwala sa negosyong ito. Kasi yung mismong tatay po, ang puso niya, nasa aming mga dealer. Imagine niyo po, hindi siya nakakatulog gabi-gabi, kakaisip, paano kami magiging okay lahat? Paano tayo magiging okay lahat? At dito po ako lalong na-amaze. Kasi alam niyo po yung negosyo po ito, di ba, pasa-pasa, napasa niya mismo po sa anak niya. Kung ano po yung bunga, yung puno, yun po talaga yung bunga. Sobrang bait, di ba? So, syempre yung may-ari, gwapo na, nakita niyo po doon, ano po kaya yung anak? Di ba? So, yan. So, bago ko siya ipakilala, maglalatag lang po ako ng house rules. Number 1 po na house rules po natin. Di ba? Bawal po munang makipag-usap. So, kung may gusto kang sabihin sa katabi po ninyo, huwag niyo po munang kakausapin. Di ba? Focus lang po tayo dun sa business presentation. Di ba po? Number 2 po, di ba? Kapag siniko ka po nung katabi mo, di ba? Again, wag nyo po ulit papansinin. Kasi mamaya, yun na po pala yung pagyaman po ninyo, pinansin nyo na udlot. Di ba? Number 3 po, kung tayo po ay naiihi ngayon, di ba? Wag po kayong mag-aalala. Mga ano naman po to eh, 5 lang pong pagpigil ng ihi and 3 hours. So, pigil-pigilan po muna natin kasi baka meron pong mabanggit yung speaker. 'Di ba? Na yun po yung mai-inspire tayo, biglang nawala kasi nasa CR tayo. Tama? And so nasa Zoom naman po, 'yan, kung may mga questions po kayo mamaya, i-ask po natin sa ating sponsor, ganun rin po dito. Huwag po kayong uuwi na may mga katanungan po sa isipan natin. Diba? Kasi yun po yung magpapasolve kung magdi-decide po tayo or not. Pero kung ako po, ito po yung araw, mamamarkahan nyo po talaga. Kasi dito na po magsisimula yung pagbabago ng buhay natin. Yan. And lastly po, be open-minded. Diba? Bibiyakin ba natin yung ulo? Hindi po. Diba? Kung ano po yung mga problema po natin sa bahay, naiwan pong sinampay, rice cooker, plancha, huwag po muna natin silang isipin. Diba? Dito lang po muna. Diba? So, pagkatapos po nito, yung mga problema po natin, pwede po nating balikan. Diba? So, at least man pwedeng balikan. Diba? So, huwag po muna natin silang isipin. Mag-focus po tayo rito. At ito po ang isa pa. Hindi po bababa rito yung napakaganda nating magpipresent ng business kung hindi po natin siya bibigyan ng traditional clap.
So, pag sinabi ko pong 1 million, isa pong palakpak, isang padyak, sabay po, woo! Yan, kasi pangit naman po, di ba, 1 piso. Di ba? 2 piso. So, million po tayo. So, again, 1 million! Yan, sabay-sabaw. Hindi, mas maganda, di ba, pag sabay-sabay. Again, 1 million! 1 million! Yan, 1 million! Mga babae, 1 million! Babae, sir? Mga babae, 1 million! Lalaki, 1 million! Lalaki. Yan, nahalata na tayo, ha? Yan, nagkakahulihan tayo ngayon. So again, 1 million! Yung para po nasisira yung mezzanine. Diba? Yung talagang nagka-crack na po. Diba? So, 1 million! 2 million! 3 million! Yan, sa akin po yan. Sabi ni ma'am, bigay na ako. Akala ko yun na yun eh, di ba? So, para po sa akin, ito po, ipapakilala ko na. Walang pumapadyak ulit daw. Kailangan may padyak, sabi ni pastor. Di ba? O papadyak po tayo ha. Si pastor na po yung nagsabi. So yan, ito pong tao na to, grabe. Amazed na amazed po ako from nung nakita ko lang siya nung anniversary hanggang nakakausap ko na siya. Napaka-humble pong tao. Kung gaano po ka-humble si Pres, talagang namana niya po yung humbleness. Pwede naman po kasi dibang malapitan siya. Diba? Pero siya iba po talaga. So alam niya po yung masarap po siyang kasama. Maliban sa may matututunan ka, may inspired ka palalo. Kasi imagine ha, hindi naman niya kailangan gawin to. Di ba po? Lumaki po siyang may golden spoon na. Pero imagine, malalapitan mo siya, nandyan siya para tumulong. Ito po yung nakaka-amaze sa kanya, accountant po siya. Malapit na. Di ba? Mag-graduate na. Imagine estudyante, pero negosyante. Pwede palang pagsabayin. Di ba? Itong taon po ito, hindi lang sa basta mai-inspired tayo, talagang mapagmamalaki po talagang magiging pride and joy rin po talaga natin. Hindi lang po ng tatay niya, kundi tayo mismo. Kasi, sabi ko sa sarili ko, itong tao po ito, mas matutulungan niya pa yung papa po niya. Diba? Mapalaki yung negosyo, mas marami pa po siyang matutulungan. Diba? So hindi ko na po patatagalin. Ito po ay nag-iisang unika iha po ng ating pinakamamahal na presidente. Diba? Pag sinabi ko pong 1 million! May padyak daw po, sabi ni pastor. 1 million! 1 million! Babae, 1 million! Si sir, sabi niya, lalaki ako, hindi ako babae. Nakapigil si sir eh, di ba? So lalaki, 1 million! Talo tayo, lalaki. Huwag tayo magpapatalo, di ba? So, lalaki, 1 million! Sir, sigurado na po kayo, sir. Lalaki, 1 million! 1 million! Sabay-sabay, 1 million! 2 million! 3 million! At milyong-milyong palakpak para po sa ating young CEO, si Ma'am Emma Pascual! Hi, this is Emma. Ay, salamat. May free ka nga. Char! Teka lang, ayusin ko lang, ha? So, hello! Good morning sa inyo!
Ngayon na lang ulit ako nakapag-talk. Sino yung nandito last time? Halos lahat pala. Ba't pa ako mag-talk, Char? So, yun po. Good morning sa inyong lahat. Ako po si, ano, si Emma. Hindi, Francesca, Marie, Emma, B. Pascual. Ang haba. Pero tawagin niyo na lang po akong Emma. Di ba? Mas mapapabilis buhay. Hello. So, sino po dito mga galing pang probinsya? Ay, grabe. Power. Salamat sa pagpunta ngayon. So, ayun po. Start na po tayo. Ayan po. So, about me muna. Ako po si Emma Pascual, like sabi ko sa inyo. You can call me po Emma or Marie or Francesca. Ang dami namang choices. So, as sabi po before, student pa lang ako na nagninegosyo ulit. At proud po ako sabihin, DL po ako this year. Yes. Dean's Lister po ako. So, one of the many achievements ko po this year. So, after nun, gusto ko lang po today i-share na kung bakit nabuo po si FMARIE. Like, bago siya mabuo. So, kasi 2018 pa lang po actually to, may papeles na siya. Like, pwede na siyang i-launch. Kaso, syempre, 2018, ilang taon pa lang ako nun. Ngayon nga, 22 ba ako? 21? Nakalimutan. 22 ako ngayon. So, 18 years old ako nun. Like, di ba, sobrang bata. Fresh grad pa lang ako ng high school. Tapos, syempre, yung family ko, gusto na rin ako mag-business. Ako naman, syempre, ako, gusto ko. Pero, like, 18 years old, be. So, ang dami kong, ano, like, parang intimidated ako sa kanya. I mean, sino bang hindi natatakot mag-business kahit gano'ng kakatanda, di ba? So, bata ako, mas lalo na yung bata pa, alam ko lang, ano, gumala, mag-inom, char. Joke lang! Joke lang! Papagalitan ako pag-uwi. Pero yun lang alam ko, gumala, mag-aral-aral, ganun lang. So, wala akong alam sa business, sa pag-handle ng tao, wala akong alam sa networking, Diyos ko. Kasi syempre, sa ilang years na networker ng tatay ko, hindi ko pa rin mag-gets yung ginodraw niyang bilog-bilog. Like, isipin na, 20 years plus, dahil ko siya nakikita, bilog-bilog. Sabi ko, ba yan? Stickman ba yan? So, as in, super intimidated ako sa idea na magkaka-business ako. Pero gusto ko. Pero yung biggest fear ko kasi talaga is yung failure. So, lahat naman po siguro tayo takot sa failure. And same ako nun. 18. Reiterate ko lang po, 18 lang ako nun. Hindi ako ready. So, hindi ko naman sinasabi na perfect ako. Pero kasi, lumaki ako na quote-unquote perfect child. Like, ano, performer ako sa school, ma-attend ako lagi sa school, wala akong bad record sa name ko. Never ako napaprincipal, kumbaga. So, itong business na to, natakot ako sa kanya kasi dito ako maka-experience ng failure. So, yun po talaga. Kaya ako nag-stop muna. Like, nagpaligoy-ligoy lang ako sa kanya noong 2018 to 2019 hanggang sa hindi siya natuluyang na-launch. So, then comes nga po yung pandemic na syempre alam po natin lahat tayo nahirapan, di ba? So, hindi po kami naiiba doon. Nahirapan din po kami. So, napansin ko mo yun sa tatay ko, sa mama ko. So, nag-initiative ako na gusto ko makatulong sa family ko. Kasi syempre yung biggest love of my life naman po, hindi lang ako, kundi kayo din po lahat, is family nyo. So, pag nahihirapan po sila, gusto po natin sila matulungan. So, yun nga po, nagpursige na ako na i-start si FMARIE. Pero feeling ko talaga mas pabigat ako ngayon kaysa tulong sa company. And then, char lang. So, yun nga po. Gusto ko magkaroon ng purpose beyond sa pag-aaral lang, sa pagiging top performer sa school. Gusto ko na maging independent sa mami ko na laging akong parang naka-jail ako sa bahay, bawal lumabas. So, dahil dito sa business na to, naging independent na po ako. So, yes. At 22 years old. So, yun po. So, bakit ko nga po ba sinimulan si FMARIE & Co.? So, bata po kasi ako, talagang pinanganak ako kung chubby-chubby. So, mataba, ganun. Ngayon po, pumayat-payat na ako, onte.
Tumawa si Ma'am, di siya agree. Hindi, may pumayat na ako nito. So, madami kasi akong faces na dinaanan. Mataba, pumaya, tapos tumaba, tapos pumaya, walang katigil-tigil, Diyos ko day. Same din sa pagkapute, umiti yung pag nag-beach lang, tapos puputi ulit. So, grabe. Eh, di ba pag bata ka, mas madami kang insecurity sa sarili mo? Kasi hindi mo pa kilala sarili mo, hindi mo talaga alam yung gusto mo, tsaka preferences mo, mahilig ka mag-explore. So, ganun nangyari sa akin. Taba ako, boys-boys ako nung elementary ako. Di ako marunong mag-ayos ng itsura ko. Pag i-stalk niyo yung profile ng tatay ko, tapos titignan niyo yung mga past na, as in mga 2009 na post niya, grabe, matatawa kayo sa itsura ko, hindi ko na siya kamukha ngayon. Like, as in, di part na yung damit ko sa pants ko, gamit sa haba ng dress ko, tapos naka-pants pa ako. Like, ano ba, te? So, ayun ang pa, nag-explore ako. Tapos, dumating ng high school, nilipat na ako sa co-ed. Eh, di ba may mga lalaki na galing akong all-girls school. So, medyo naiilang ako sa kanila. Tapos, doon na ako mag-start, mag-experiment, mag-makeup. So, kasi nga, di ba, hindi ako confident noon. So, tingin ko sa kanya, vanity lang. Like, pampaganda lang. Kikay-kikay lang ba, kumbaga. So, yung papasok ako sa school, maputi mukha ako, ganun. Yung blush on ko, red na red dito. Tapos, tatanungin ako, naka-makeup ka ba? Hindi. Sino naka-makeup? Nawaili niya dito ng puti. Hindi ako naka-makeup, te. So, ganun ako nung high school. Hanggang sa syempre, paulit-ulit ko siyang ginawa. Nasanay ako sa kanya, tapos natuto ako mag-makeup ng matino na. Siguro naman may ano naman ngayon. Maganda bang makeup ko today? Yes! From 14 years old po to na practice. So, yun po. So, lahat naman po tayo siguro kung inaraw-araw natin, di ba, nade-develop yung skills natin, gumagaling tayo. So, same din po sa makeup, di ba? So, yun, through time, na-realize ko na hindi lang siya vanity. Ang makeup, pwede din pala siya pang-confidence. And as a, ano lang nga, pang-enhance ng confidence natin. Kasi pag ikaw, you feel good yung sa sinusuot mo, hindi lang sa makeup, sa damit, ganun, sa jewelries. Nagmamanifest yan sa aura mo. Mas confident ka, di ba? Yeah. Ganun, so mas confident ka talaga. Lumalabas yung confidence mo kasi comfortable ka sa sarili mo. So, ganun yung naging bunga ni FMARIE ko. Gusto ko yun iparating sa ibang tao na kahit chubby ka, ano naman, di ba, maganda ka. Gusto lang namin magpa-enhance ng beauty mo, make you feel confident. Kung ano mang meron ka. Pimple, pimple lang yan, mawala yan. Dali lang yan, takban. Di ba? So, yun po talaga yung vision, yung mission namin dito na to make everyone feel confident sa natural beauty nila. Diba? Kasi ako, syempre, kahit bata pa ako, may insecurities pa rin naman ako sa sarili ko. Pero every day I'm trying to learn to love myself more. Diba? So, sana kayo rin po. Pag-gumamit kayo ng FMARIE ko. So, yun po talaga kung bakit. So, going back po, bago ako sa business, syempre, ilang months pa lang po si FMARIE ko. Ang dami ko naging newbie mistakes po. Pero alam ko na nagde-develop ako every day. From my fear po na mag-business, na-transform po siya na ano, na-realize ko kasi na mas nakakatakot yung hindi mag-try. Di ba? At alam ko na by trying and by failing every time, nag-i-improve ako, nag-grow ako as a person. Yes! So, alam ko po talaga na kahit newbie ako, bata ako. So, kayang-kaya ko po sa inyo ibigay yung fresh ngayon sa market, yung pwede magpaganda sa inyo, magpa-enhance ang confidence nyo dito sa FMARIE ko. Yes po. So, balik po tayo sa kanya, si FMARIE ko. So, marami naman na po siguro dito nakagamit ng FMARIE ko. Wow! Pakitaas po ng kamay. Ang dami na pala! Nakaka-proud naman. Maganda po ba? Yay! Ano pong favorite nyo? Ikaw, ma'am, anong favorite mo? Yung foundation. Foundation, okay. Kayo, ma'am, yung mga nandiyan, ano pong favorite nyo? Yung lipstick. Lipstick naman. Ah, dalawa. May brows. Sino pong may favorite ng brows dyan?
parang hina. Sige, ako may favorite ng browser. Okay. So, okay, nakakilig naman po. Ang daming users ni FMARIE & Co. So, sana po, mas matulungan pa po namin kayo. May mga, syempre, alam nyo na, may bago po tayong soap. Kung hindi nyo pa po na-try. Ganda-ganda. Okay, so going back po. Sino ba si FMARIE & Co? So, si FMARIE & Co, from its tagline po na All Things Skin, gusto po namin i-cater lahat. Whether it be sexuality, gender, sex, nationality, kung ano man. We try to cater to everyone. Kasi nga ako nga, dami kong pinagdaan ng payat. Mataba, maitim, maputi. So, kung gusto mong papayat, sige. Gusto mong pataba, sige, baka maglabas din tayo. Kung gusto yung magpuputi, may soap na po tayo. Yes. So, hindi ko pa alam sa pampaitim. May gusto ba dito ang paitim? Pero yun po. So, we try to cater to everybody po talaga. Kaya yun po yung tagline natin, All Things Skin. So, ito naman po, sa products and price. Familiar naman na po kayo siguro sa products, no? So, maganda naman, di ba? Yes! So, i-discuss ko lang po muna ulit yung ano, benefits nila. So, ito po si Golden Hour Skin Tint. Ito yung usually yung paborito. Tama po ba? Sino dito paborito Golden Hour? Ang dami din, ha? Pati si Kuya sa halika. So, yes, ito po usually yung favorite talaga kasi lightweight siya. Very good po siya sa oily skin dahil sa niacinamide. Nadidiscuss ko po yan lagi. Si niacinamide ang pinakapakak na product dyan. I mean ingredient pala, sorry. Kasi ano siya, very good siya for Philippine condition. Nagpapareduce siya ng oil production. Tapos okay din siya sa humid weather. Tsaka nag-help po siya sa skin natin, sa acne, sa blemishes. Tsaka ang isa pinaka-solid pa po dyan is, isa po siya sa mga collagen inducing na ingredients natin. So, mahilig po dyan sa collagen. Yes. So, si Golden Hour po, as we all know, 499 pesos lang. Tapos may 5 shades po siya, which is si Milk, Creme, Dawn, Cookie, tsaka Honey. Tapos, may SPF 30 rin po to against UVAs and UVBs. So, as sinabi ko po before, si UVA is about anti-aging. And si UVB naman po is for anti-burning. So, pag bibili po kayo ng skincare, guys, or sunscreen pala, lagi nyo pong titingnan yung UVA or UVB, okay? Pag UVB lang yan, tatandaan naman yung face nyo. Pag UVB lang, sunog naman face nyo. So, dapat dalawa lagi, okay? So, next naman po is may vitamin E siya. So, si vitamin E is for pang-acne and ano lang po, blemishes. Parang hinihelp niya mag-soften yung skin, mag-whiten yung skin, at yung, of course, pag-fade ng blemishes natin. So, yun po. Cruelty-free po siya kasi, syempre, advocacy ko po yan sa sarili ko. Gusto ko lahat ng products ko is cruelty-free kasi love na love ko po ang pets ko. 13 po ang cats ko sa bahay. So, gusto ko po yun mag... Yes, 13. Iba-ibang lahi. Pero puro pulot. Mga aspin. Gano, ay, aspin pala aso. Pusa, basta pusakal. Dami. May pusakal. Pero meron yung mga Siamese. Pero usually talaga pinupulit namin pusakal. Naiinis na nga si Daddy. Kasi minsan, kunwari ako may dala akong pusa ng isang araw. Eh, kinabukasan nag-grocery kami ng mami ko. May nakita kaming pusakal sa na baby sa kalye. Pupulutin namin talaga. Tapos pag uwi namin, sabi niya, ano, kayong magnanay ko ah. Papalayasin ko na kayo. So, sobrang dami niyo siya natutuwa. Pero syempre, mamalasakit din po kasi kami dalo sa animals. Kasi at least tayo po, nakapag-isip tayo, di ba? Sila, hindi po sila nakapag-isip. Kawawa po sila, lalo ng mga pusa. So, hindi po to related sa FMARIE, pero if may mga gusto po sa inyo, mahilig din sa animals, take the time to adopt na lang yung mga nasa kalye kasi kawawa po sila. So yun nga, kaya cruelty, naging emotional. Kaya po siya cruelty free. Kasi gusto ko po to have a safe space po for animals around the world. So next naman po is paraben free. So ano po ba meaning ng paraben free? Safe po siya sa mga sensitive yung skin or kaya lactating mommies. So wala po siya ingredients na easily pwedeng maka-trigger ng ano nyo, sensitivity sa skin, yung bilang nagngamot-ngamot. So, hindi po siya ano sa atin, kasi paraben free po tayo. Tapos, made in Taiwan din po si Golden Hour, and may 30 ml po siya na worth of product.
So ito naman po si Beyond Brows, $299 lang. Actually, ito po yung favorite ko. Yes. Siguro po kasi hindi kayo marunong magkilay. Kaya ayun naman kilay. Tama, no? Ay nako, pag matuto kayo, perfect na perfect to. Kasi super thin lang ng tip niya, dali magpungkay. Kayo, alam ko lang ba't ayaw niyo siya. Turuan ko kayo. So ayan po, may tatlong shades po siya. Si graphite, si dark brown, tsaka si light brown. Para po pwede rin sa mga light hair, kuwari yan, si ate, blonde, or ito, dark brown ng hair. So, and paalam naman po natin, iba pag Pilipino, mahilig sa dark brown hair. Kaya po actually, yung pangkilay namin, laging ubos yung dark brown. Pero ang maganda po sa kanya, yung graphite natin, which is yung black, hindi po siya ganun ka-dark na intimidating yung color niya. Pwede pa rin po siya sa brown hair. Ako ngayon, dark graphite po gamit ko. Di ba, okay pa rin naman? Dapat marunong lang magkilay. So yun po, may SPF pa rin siya. SPF 30, UVA, UVB. So pati kilay nga, may sunscreen. Di ba, pak? Tapos may vitamin E rin po siya. And of course, cruelty-free, paraben-free, tapos made in Taiwan din. So next po, marami rin may gusto nito. Multi-clouted. Ayun, no? Ayun, no? Sino favorite to? Ba't mas marami yung golden hour? Kala ko mas favorite nito. So yun nga, ganda-ganda rin ito guys. Very lightweight siya, di ba, sa lips. Yes. Tapos easily blendable. Yes, thank you. So may 6 shades po siya. Pansin niyo po, puro breed ng cat. Kasi favorite ko yung cat. So yun, may ragdoll, sphinx, balinese, savannah, devon rex, tsaka Egyptian mao. Super gaganda po niyan. So yun, may SPF din po pati lips nyo. Tapos may vitamin E. Tapos ito naman po bago ingredient, acai sterols. So acai sterols naman po yung nagpapahelp na mag-moisturize ang lips natin. Tapos siya po yung nag-help na may heal pop if ever may irritation. Siya po yung nagpapahelp dun. Tapos cruelty-free, paraben-free, tsaka made in Taiwan. So naalala niyo po ito sa mga last time na dumating? Di ba sabi ko po, coming very soon? Yay! Nakita yun na po ito. Sino po nakatry? Sino nakatry? Ay, may mga di pa! 59 pesos lang po ito, guys. At pag dealer ka, 44 pesos na lang. Super mura. Oh, di ba? Cute, di ba? Very pang millennial. Free taste ba? Pero ba, para maawin nyo lang kung gaano kasarap to. Papasa po. Ay lang. Yung pala walang amoy, no? Na meron yan. Try nyo po, pag ganito. Ay nako, pag tinikman nyo yan, walang kong magreklamo. Mabango ba yung mga nakagamit na? Yes! Maganda ba? Yes! Worth it ba? Yes! Yeah, 59 pesos lang, guys. So ano bang ginagawa nito muna? Si Berry Baby Soap. So as you can see po, extreme lightening, collagen inducing, tsaka anti-aging. So si Berry Baby Soap po guys, pag kunwari, may team singit nyo. Wala namang sinasabi may team singit nyo, pag meron lang. So ito po, syempre gaganon-ganon nyo. Pwede nyo po i-kiss-kiss kahit saan, sa kilikili, ganon, sa likod ng bato, kung may team yan. Pwede daw, tapos leave on nyo lang po mga kunwari 2 minutes. Tapos pwede po yun magpa-help, magpa-lighten ng mga hyperpigmentations natin. Tapos very perfect din po to guys sa may mga acne dyan. Kasi may ka-workmate ako, ito na yung favorite niya. Yung BDD ko. Kasi super acne prone talaga siya guys. Tapos nung ginagamit niya to pang wash ng face niya, ang galing daw kasi nagda-dry yung acne niya, bilis mag-dry. So for 59 pesos lang, di ba? Dami niya yung pwedeng use. 59 pesos lang. So yun pa yung bagong product namin ngayon, si Berry Baby Soap. Meron po to sa taas, hindi niya pa alam.
explain lang natin. Tapos ito po, kita niyo po ito. Ito po yung free namin ngayong mirror pag nag-avail po kayo ng gift bag namin. Walang laman. Pero may laman dapat to. Ang laman niya is dalawang multi-cloud tint, isang brows, tapos isang skin tint. Tapos may free ka pong mirror. Check niyo po yung page namin para makita niya itsura ng mirror. Wala dito eh. Pero super cute. Sulit na. Parang 50% off na yung buong yun. Kasi may free mirror ka pa. So, pang Christmas po guys, kung gusto nyo. So, ayan po. Ito namang purple. Malapit na yan. Gaganda rin kayo dyan, for sure. Favorite niya actually ng tatay ko yung product na yan. Tinawakan yung mukha niya. Kaya, favorite niya yan. Kaya, coming very soon. Sana po excited pa rin kayo. Yes, ma'am! 50% upo yan, halos. So, ito po yung favorite part nyo lagi eh. Product demo. So, wala po ako dalang model ngayon eh. Sino ba? Ay, si ma'am daw. Sige, ma'am, lika. Gusto mo? Si ma'am marunong magkilay. Plakado eh. Wait lang. Pwede po ba ano lang? Pabasa lang? Hindi pwede magbasa. Ay, hindi na po ma'am. Ubo ka lang. Ikaw ang queen. Wala kasi akong mic eh. Ay, ang taas ba ma'am? Mataas daw yung chair. As maliit din ako. Pwede ba ito babaan? Na-adjust. Talong ka na lang ma'am pag ubo mo. Ano ba? Paano ba? Or ito na lang? Ay, thank you, ma'am. Thank you very much. So, isa lang po mamamodel pala natin. Kasi isa lang yung sponge. Isa lang yung sponge. Hello po, ma'am. Ano pong name? Ay, kaso wala siyang mic. Ano po name nyo? Jennifer. Ilang taon na? Akala ko 13. So, si Miss Jennifer po, ang ating isang model lang today kasi isa lang yung sponge. So, ma'am, nakatry na po ba kayo ng FMARIE? Yes. Okay naman, maganda? Sobrang ganda. Actually, gamit ko po yung cream and yung savanna. Ay, wala! Ganda! Pero, syempre, i-retouch ka natin. So, ano pong gamit mo, cream? Sige, try natin. Pa-music muna, please. Favorite ng lahat, si multi, ay multi-cloud din, si golden hour natin. Try natin kay ma'am. Okay ka po. So sa mga nakagamit po nito, di ba mabango siya? Amoy baby powder. Kasi yung kasi yung bed ko. Okay lang po ma'am, may hawak-hawakan ko yung face mo. Sige. So takpan po natin yung redness niya sa cheeks. Pansin nyo agad. Natakpan yung redness sa cheeks niya, di ba? Yes! Isang layer pa lang po yun, na napaka-thin lang ng layer niya yun. Kasi may coverage po talaga yung golden hour natin. Since marami naman na po nakagamit, alam niyo po yan. Yes, so ano naman po sa noo, ma'am? Since naka-makeup na si ma'am, inaano ko na lang yung mga kulang. Pang kinigilig ka pa dyan. Type po natin dito. Fresh pa kasi yung ano mo, yung face mo eh. FMARIE to, di ba? Yes, kanina mo pa siya suot. Tapos tingnan mo, fresh ka pa rin. Unti na lang na layer. Maganda talaga siya. Ano, nagsaging fresh na siya? Nag-even na, di ba kanina napulang-pulay dito niya?
di ba nawala na isang layer pa lang to. Matipid talaga kasi yung product natin kasi you don't need a lot. Kaso may kilay na si ma'am, hindi na natin siya makilay. Hindi, inunahan lang natin yung mga ano, may space. May tissue po. Anong gamit po ma'am shade ng pangkilay? Dark brown? Ay, di pa ma'am, bakit? Nagtampo, maganda po ito ma'am. Ano po yung siling gamit yung pangkilay? Brown. Ito rin, dark brown. Since ikaw din, medyo light brown din yung hair mo, favorite talaga yun ng mga Pilipina. Tingnan po, daming dark brown po sa inyo sa crowd na hair. Same po si ma'am. Maganda naman po kasi talaga, di ba? Nakakaganda siya. So ito, try lang na, di nakita niyo po itong mga space na yan. Lalagyan lang po natin. Nakita nyo pa, pag nagkikilay ako, hindi ko gano'n dinidiinan kasi baka maputo yung ano, tip niya. Or kaya hindi yung sobrang drawing na drawing. Pwede po kayo strokes lang sa kilay nyo. Para hindi po siya mukhang din-drawing talaga sa face. Natural lang, di ba? So parang gano'n po, ma'am. Pag next time po kayo nagkilay. Okay na. Nakakilay na kasi siya, perfect na yung kilay niya. So next naman, ano pong favorite niyo ma'am sa tint natin, sa pang-lips? Si Savannah. Iba pa ma'am. Pang-cheeks natin ilalagay mo. Ah, Balinese. Marami pong may favorite ni Balinese. Grabe. Wait lang, hahanapin natin ma'am. Ito po si Balinese natin. Ito actually yung best-selling shade namin sa tint. Sa mga hindi pa nakaka-try. Saka si Savannah. Umorder po sa amin ng Savannah, laging tagta 10 piraso, ganun. Ang dami po talaga may gusto, ma'am. So, try natin sa'yo si Balinese naman para matry mo. Try po natin sa cheeks. As you can see po, onting dots lang lagi. Para hindi po tayo maano sa kulay, ma-overwhelm. Yun pa natin. Color sa cheeks niya. Very everyday color lang po kasi to, kaya ang dami pong may gusto. Tapos pag nilalagay niyo po sa lips, natural look lang. MLBB, kung alam niyo po yun. My lips but better. Very ganito po yung shade na to. So lagay naman po natin sa kabila para pantay. Mamaya, tutunan kayo sa akin ngayon. Pang